Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ika-128 na yugto ng ating serye sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa Maynila upang maghanap ng mga kilalang individual at mga dating sikat na mga artista na nakalibing dito sa sementeryo at kolumbaryo ng Manila North Green Park. Halika at sumama kayo para muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang veteranong aktor na lumabas bilang kontrabida sa maraming pelikula magmula pa noong huling bahagi ng 1940s na pinagbidahan ni Ramon Revilla at ang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Matatagpuan sa itaas na bahagi ng sementeryo ang huling hantungan ng yumaong artista na si Max Alvarado. Max Alvarado o Gabino Maximo Teodosio sa tunay na buhay ay isinilang noong Pebrero 1929 sa Maynila. Siya ay isang veteranong aktor at maalaala sa kanyang mga pagganap sa maraming pelikula sa mahigit 40 taon. Si Alvarado ay unang lumabas noong 1949 sa pelikulang Kayumanggi na pinagbidahan ni Leopoldo Salcedo at Esther Magalona. Sa kanyang kauna-unahang pelikula, siya ay gumamit ng alias na Pompling Maximo. Si Alvarado ay lumabas sa 487 ng mga pelikula mula 1949 hanggang 1997. Ang kanyang iba pang mga pelikula ay 1949 Halik sa Bandila na pinagbidahan ni ng Jose Padilla Jr. at Esther Magalona. 1952 Ang Sawa sa Lumang Simborio na pinagbidahan ni ng Jose Padilla Jr. at Anita Linda. 1956 Ambrosia na pinagbidahan ni Anita Linda kasama sina Jose Padilla Jr., Carlos Padilla, Norma Blanca Flor at Cynthia Zamora. 1961 Baril sa Baril na pinagbidahan nina Fernando Poe Jr. at Joseph Strada. Sapagkat si Carding lamang ang maaaring makatimbang ni Mario sa barilan. Mamumuhi siya kay Mario. Hahanapin niya si Mario. Sila'y magbabarilan at magkakamataya. Naunawaan mo ba? Maraming pong salamat. May iba po ko. May balita kung na kayo po ay titiwalag na sa politika. 1962 Suicide Commandos na pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. at Joseph Strada. 'Yan natin ng doktor. Yan meron. Hindi niyo ba nalalaman na sumalapit lamang dito ay may bayang-bayana ng mga makapon? Yung ba yung Little Tokyo? O yun nga. At ang balita ko, may nag-evacuate doon na doktor. Ang galing daw niya umopera sa mga sugat. Ang banda ang pupunta ron. Doon o. 1967, alias Chain Gang, sa kanyang pangunahing papel kasama sina Lucita Soriano, Lourdes Medel at Jing Abalos. 1971, Baldo is Coming, sa kanyang pangunahing papel kasama sina Marisa Delgado, Pugak at Tugak. 1972, Sa Lagintot sa Lagubang na pinagbidahan nina Fernando Poe Jr. at Susan Roses. ...1972, huliin si Tiagong Akyat na pinagbidahan ni Ramon Revilla. Yan nga ibig ko sabihin eh.
Mula nang dumating tayo rito, parang nag-iba na siya. Yun. Eh, lagi namang walang kibu yung taong yan eh. Hindi ba mula nang dumating tayo rito eh, wala na tayong ginawa kundi hulihin ang mga magnanakaw, pagtanggol ang mga hanapi, at tulungan ang mga yaman. Madali tayong magkakamal ng salapi nang walang sabit. 1977, Biyanong Bulag na pinagbidahan ni Ramon Revilla kasama si Charito Solis. Tumambang sa akin at kamuntik na akong mamadiskasya. Napatay pa nga yung mahal niyang kabayo eh. Yun ang labis na isinasama ng loob niya. Biyanong? 1980, Ang Panday na pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. kasama si Liz Alindoga. At saan nagaling? Bitawan mo ko. Yan ang gusto ko sa babae. May lab, may apoy ang damdamin. Namumukhaan kita. Ikaw si Temyong, ang dati kong panday. At naniwala ka naman sa alamatayon. Sinong panday? Ikaw? Paano gagawin mo? Kapaliwan ang sinasabi mo. Hindi magiging totoo ang pinaniniwalaan niyong alamat ng panday! Ako ang inyong tadhana! Ako! At ako rin ang gigiba sa inyong matayog na pag-asa! (laughs) 1981, The Wild Wild Weng na pinagbidahan ni Weng Weng kasama si Max Laurel. Good morning, Lupo. Yes. Good morning. This is Mr. Weng, my friend. We're agents of the government. Be patient, Lupo. Don't worry, Lupo. We'll solve the mysteries that are bothering you. We'll take care of it. (1989, Balbakwa na pinagbidahan ni Dolphy kasama si Princess Revilla. Gorilla. Bakit? Father Orilla, gusto mong matuloy ang kasal? Eh, Father, pasensya na ho kayo. Ano ikaw mo? Kako, magandang lalaki kayong pare. Panday! Diba? Minsan lumalabas sa demonyo eh. Yan lang ako ba ako? Hindi mo. Ang kanyang huling pagganap sa pelikula ay noong 1997 sa Ang Pinakamahabang Baba sa Balat ng Lupa na pinagbidahan ni Babalu kasama sina Bonel Balingit, Noel Unga Ayala at Sunshine Cruz. Tayo, huwag na kayo umiyak. Nag-iiyakan kayo, pati ko nahahabol sa inyo eh. Nalulungkot ako eh. Masakit man sa kalooban ko, iwan kayo. Wala naman akong magagawa dahil na-desisyonan ko na yan. Ba't di mo muna ako tinanong kung papayag ako? Eh, sino ngayon ang mag-aalaga sa mga kapatid mo? Pabayaan mo na siya, itay, umalis. Mag-iingat ka dun, ha? Huwag kayo mag-alala, tay. Kaya ko sarili ko. Noong kalagitnaan ng 1990s, si Alvarado ay lumabas din sa patalastas ng Mental Candy sa telebisyon. I'm Max Alvarado, and this is the new Max, pero double X Mental Candy. Max Mental Candy, excellently fight sore throat caused by dust and pollution. Ex-fighter in movies, exceptional magpaginhawa ng baradong ilong. Mukhang baradong ilong, may sarap lamig. Wala! Ngayon, mamili ka. Max Mental Candy or Maximum Mental Satisfaction. I am Max Alvarado and this is the new Max Hero Double X Mental Candy. Max Mental Candy is extra smooth. Magaspa. Di masyadong manghang at walang pait na naiiwan. Mabakla. May excellent na ginhawa para sa bibig at lalamunan. Wala! Ngayon, mamili ka. Max Mental Candy or Maximum Mental Satisfaction.
Si Alvarado ay pumanaw noong Abril 1997 dahil sa problema sa puso. Siya ay 68 taong gulang. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa La Loma Catholic Cemetery sa Caloocan at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan din sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Paranaque. Salamat po sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto nyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.